mga kaibigan. Isa na namang ma-action at puno ng malasakit na araw para sa ating lahat. Andito na naman tayo sa panibagong edisyon ng Cup Panapanabig na Kamusta Cup! Good AM mga kaibigan! Sumugod kami ngayon dito sa inyong barangay. Ating aalamin ang kapasidad ni Cup sabay-sabay nating isigaw. Kamusta Cup! Ating matutupasan ang kapasidad sa pamumuno ng ating kapitanang very approachable at young at heart. Tara! Bago po tayo magsimula, ako nga pala si Trixie Tamundong, nasasama sa makabulahang trip. Tara mga kabarangay, sabay-sabay natin isigaw ang Kamusta Ka! Amazing people of Caloocan! Andito po tayo sa opisina ni Kapitana Grace Abuan ng Barangay 26. Ating uusisain at chichikain. Ready na po ba kayo? Kamusta ka? Hi, Estee Trixie! Kamusta ka? Okay lang po, Kapitana. Napakaganda po ng opisina ninyo. Salamat naman, Trixie. At alam mo ba, saktong-sakto, mamaya, samahan mo ako dun sa aming sandukan na kung saan nandun ang produkto ng Barangay 26. Ganun din ang mga furniture dito sa Amabini. Mukhang maganda po yan, Kapitana. Ay, tama naman. Teka, magkape muna tayo. Yasmin! Kapitana, kamusta naman po ang inyong 2021? Ah, okay naman. At tayo'y medyo hasana sa pagsaservisyo mula nung dumating sa atin ang 2020 COVID. Kaya naman, kami naman na kahit papaano, hasana tayo sa trabaho natin dito sa barangay. Maganda po yan. Tunay na may action at malasakit din po kayo, Kapitana. Tama! Unang katanungan po, paano po kayo napunta sa pagiging kapitana? Alam mo, S.A. Trixie, ako'y naniniwala sa calling in God's time. Ito naman ay perfect timing ni Lord para sa pagpasok ko dito sa politika dito sa aming barangay. Although, ako'y dating S.K. chairman na at ako rin ay dating treasurer dito sa aming barangay. Na naging, yun nga lang, naging staff ako ng barangay secretariat. Napakaganda po pala ng credentials niyo, Kapitana. Nagsimula din po pala kayo sa pagiging S.K. Yes, tama ka, S.A. Trixie. Kap, ano pong pakiramdam na maging isang kapitana? At ano pong pinagkaiba noong ordinaryong mamamayan po kayo at ngayong kapitana na po kayo? Ang pakiramdam ng pagiging isang kapitana ay overwhelming. Overwhelming sa suporta mula sa ating punong lungsod, Mayor Oka Malapitan. Ganon din sa ating mga city council. Kay Kobos, Congressman Along Malapitan, na aking kaibigan din. Siyempre, overwhelming sa suporta ng mga residente ko at ng aking council. Napakaganda po talaga, Kapitana, no? Na ang dami nyo na rin siguro nagawa sa barangay mo. Sa mga nagawa, well, nag-start kami sa scratch. As in, wala. Ni ballpen, pencil, bond paper, wala kami. So, noong 2018, lahat ng to inunti-unti ng council. Hanggang 2019. Yun nga lang, may dapat may sasakyan kami ng 2020 dahil naging pandemic. Ngayon pa lang namin siya mapapatupad. Ngayon papasok sa 2021. May action at malasakit po talaga din kayo, Kapitana. Yan ang tatak ng ating liderato. Eh, paano niyo po na-handle ang stress sa inyong nasasakupan at sa inyong tahanan? Sa stress naman, itong pandemic kasi talagang sobrang stress kasi pag-start kami ng umaga, hindi na ako pwede umuwi ng agad-agad sa bahay na balikan. So ngayon, pinatapos ko muna lahat sa umaga para sa aking pamilya. Then after lunch, nandito naman ako sa barangay hanggang gabi na ako.
Pero sa stress, ako naman ay medyo okay kasi kasama ko ang aking counsel. Lagi ko silang kasama sa lahat ng decision ko, ginagawa ko sa barangay. Napakasipag niyo po talaga, Kapitana. Ano pong mga legacy ang tatatak sa inyong barangay simula po nung una ninyong pag-upo bilang Kapitana? Ang gusto kong tumatak sa aking mga residente na ang pagiging barangay chairman ay hindi dahil siga ang dating. Gusto ko ay approachable ako kahit anong problema nila. Nandito ako handang makinig para sa kanila at tulungan kung ano man ang makakayanin namin magbigay para sa kanila. Yun ang gusto kong ibigay, yun ang gusto kong itatak sa kanila. Na service with a heart, diba? Ikaka, yun ang aking ano. Ako ay grateful servant at joyful heart. Ako ay maligaya sa ginagawa kong pag-servisyon para sa kanila. Sa inyo pong opinion, ano po ang long-term goal para po ma-develop ang inyong barangay? Long-term goal? Siyempre siguro kung kailangan ahalsain, sasanayan natin ang mga tao sa mga ordinansa binibigay namin at ang binababa ng ating city. Yun ang gusto ko eh. Gusto ko marunong silang sumunod. Marunong makinig. At gusto ko tahimik at tulungan na pamayanan. Speaking of Pong Along po, gaano po siya kamahal ng ating mga kaibigan taga Barangay 26? Ito ang Along, kasi nagsimula ako niyan sa kanya, naging kaibigan si Boss nung siya ay Liga President pa lang. At ako yung staff na Barangay Secretariat. Ngayon naman naging chairman ako dito sa aming barangay. Nakikunti-unti na siyang nakilala dahil nga sa pagiging kaibigan ko sa kanya. Nagkakaroon ako ng mga proyekto na mula sa kanya. Nakakapag-request ako sa kanya na additional relief goods. Kapag may mga kailangan na tulong mula sa akin para sa aking mga residente. Eh, nakaka-request si Magtasay Congressman Alam. Kaya naman, siya ay kilala dito sa amin. Sa papalapit na pagkatapos ng 30 Mayor Oka, ano po ang nais niyong ipabatid sa kanya? Mayor, maraming salamat sa iyong lahat na nagawa sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga taga-Caloocan. Tayo eh, dati para lang tayong basurahan, squatters area, mula sa City Hall, mula sa ating establishment, pag tayo dumaan ng Caloocan lahat para tayong squatter. Pero ngayon, dumaan ka pa lang, alam mo na, napakaganda, napakaliwanag. Napaka-unlad ng bawat establishment kung madadaanan mo dito sa Caloocan at hindi papahuli ang ating City Hall. Tayo ay upgraded na sa lahat at nakakapagbigay tayo ng maayos sa tao ng ating mga servisyo. Tunay nga po talaga sa Caloocan, tao ang unang. Tama. Approved po ba, Kapitana? Approved! Paano po nakapag-cope up ang Barangay 26 sa pinagdadaanan natin pandemya? Ang Barangay 26 kasi ang aming pamayanan ay laging updated at pinipilit ko naman na updated ako sa aking FB para mabilisan ang aking pagsabi ng aking mga gagawin at servisyo na ginagawa namin dito sa barangay. Ano po mga aral ang napulot natin dito? Aral na napulot namin dati dito, tulungan at yung malasakit sa bawat isa, siguro. Kahit hindi ka barangay chairman, hindi ka nakaupo, may mga residente kaming handang pumulong at nagbigay para sa mga tao namin. Kap, masasabi niyo po bang nakabangon na kaunti-unti ang Barangay 26? Yes. Oo. Kasi madidiscard ang mga residente ng Barangay 26. Simpleng bentahan na kung ano-ano online. Kahit papaano, nakausad kami. Ang mga residente namin dito, punong-puno naman ang diskarte. Napakaganda po niyan, Kap. Ano pong masasabi ninyo sa mga naging tugon ng ating pamahalaan sa Barangay 26? Ang tugon dito, lalo na kay Mayor Oka Malapita, masasabi kong napaka-spoiled ng Barangay 26. Hindi lang 12 o mas legit pa ang bilang ng pag-deliver nila ng relief goods sa akin. Hanggang nitong December, 2 beses ako nagbigay si Mayor Oka ng relief goods na bigas. Kaya itong pandemic na ito, talaga naman ako'y supportado naman. Napakaswerte po talaga ng Barangay 26. Napakaswerte talaga naman. Kap, kung may malaking pangarap po kayo para sa Barangay 26, ano po ito? Ito yung siguro yung matuto yung mga kapitbahay, ang bawat isa, mayaman man o mahirap.
magkaroon ng tulungan. Katulad yung sinasabi ko yung malasakit. Yun lang naman eh, kasi dito sa amin naman, okay naman ang kabuhayan ng bawat isa. Yun lang nga siguro para maiwasan ng mga alitan. Napakaganda po talaga, Kap. Full name ng best friend mo, tao o sarili? May pinaka-memorable ng event po bang ginanap dito sa inyong barangay?